Hello Virgo, welcome to Like a Tarot. Runes naman ang gamitin natin para din siyang tarot, may upright at reverse. Ingus. Ang ibig sabihin nito guys ay overseas, abundance, progress, baby. 24 pieces lang itong runes, kaya madali lang siya makabisado. Answers. Ibig sabihin nito ay nag-i-increase yung spiritual na paniniwala mo. Ewas. Reverse. Ibig sabihin may mga happening na mangyayari na hindi mo magugustuhan o kaya may delay. Agahan mo na lang para makaiwas. Alamin natin kung bakit ipinakita ang Ingus. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong runes para sa mga Virgo? Six of Cups, Four of Cups, at the High Priestess. Ipinapakita na ito yung time na nakikipag-connect ka sa person mo, sa family, sa friends or relatives. Magandang panahon nito na para makapag-relax ka at saka suriin yung mga bagay na dapat mo simulan or dapat gawin. Sa mga iniintindi mo or problems, may person na tutulong sa iyo. Pwedeng advice o kaya suportahan ka niya. Pwedeng family mo, relatives or friends. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung nagiging takbo kasi meron kayong teamwork ng mga kasamahan mo, kumbaga magkasundo. At saka merong darating na oportunidad patungkol sa financial at saka sa trabaho. At saka meron ding tutulong sa iyo para mas lalo mong ma-improve yung trabaho mo. Para sa mga single, may chances na magkita kayo ulit or mag-connect sa iyo yung past person mo. Pero, ang ilan sa inyo, hindi mo pagbibigyan yung offer niya sa iyo patungkol sa love. Ang ilan, kahit naman hindi mag-offer sa iyo, dededmahin mo pa rin eh. Ito naman yung next na alamin natin, answers. Ang ilan naman, single ka man or nasa relationship, magkakaroon ka ng secret affair sa past person mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay masaya, tahimik, at sweet ang relationship nyo ng person mo. Matagal na kayong magkarelasyon. At para naman sa ilan na nasa relationship, kung hindi ka happy sa sitwasyon mo patungkol sa relasyon, sabihin mo ito sa person mo, maging honest ka. Ace of Wands, The Strength, at The Hangman, lahat ito naka-reverse. Connected ito sa mga naunang cards, pero unahin ko muna yung sinabi ng runes kasi ipinapakita rin dito sa cards na ito na merong delay o kaya hadlang. Maging kalma at balanse inyo sitwasyon para hindi maging malaking problema. At saka sa kinakaharap mong problema, hindi ka naman powerless, pero panatilihin yung lakas ng loob para maging pabor sa iyo yung sitwasyon.
na magkaroon ng growth sa career mo, sa money, sa health at relasyon. Sa financial, tatlong cards na ito ang nagsasabi na kailangan masuri mo yung magkaroon ng tamang pagpaplano para sa financial. Hindi ito yung tamang panahon para maglabas ng malaking financial. Kung gagastusin mo, hindi naman malakihan yung kailangan sa sariling pamilya mo na. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na pabigla-bigla ka sa mga decisions mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay kumbaga stress ka na at saka nagsasakripisyo ka sa relasyon nyo ng person mo. Kaya ito yung nagiging dahilan kaya kahit yung temper mo, hindi mo mapigil. Nagpapatuloy kayong nag-aaway ng person mo. Itong ewa naman ang hanapin natin na cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, unhealthy yung relationship nyo, pero hindi nyo pa rin yung pang sinusubukan na baguhin yung maling pattern. Ang ilan na nasa relationship, kaya magulo yung relasyon nyo kasi meron ka pang hindi nile-let go sa nakaraan, pwedeng sitwasyon or tao. Para magkaroon ng lasting na relasyon, mas i-priority ang present. Sa mga single, mas i-priority mo yung sarili mo, magkaroon ng self-care. Lalo na't ang ilan sa inyo na single, hindi ka pa ready para i-let go yung feelings mo sa past person. Kahit na matagal na kayong magkahiwalay or hindi nagkakaroon ng koneksyon. Mukhang meron ka pang gustong sabihin. Six of Pentacles, Ten of Pentacles in reverse, at Knight of Pentacles. Sa mga cards na ito, ipinapakita na nagpupursige ka para sa sarili mo. Kasi gusto mo na may sarili kang kita at ayaw mo umasa sa iba. Ang advice ng cards ay yung problema mo, kailangan yung bang suriin mong maigi na hindi na ito lumaki pa or dumami. Umiwas sa magiging pagtatalo o kaya tension. At ang ilan sa inyo, focus ka sa financial, sa career, magkakaroon ng katuparan nito. Unti-unti, may success at saka magugustuhan mo yung magiging resulta sa future. Kaya kailangan ng hard work, patience at saka effort. Sa health, healthy ka naman, pero huwag mong hintayin na may maramdaman ka tsaka ka magbabago at pipiliin yung healthy na lifestyle. Mas maigi na maaga mong gawin na piliin yung makakabuti sa kalusugan mo para magkaroon ka ng mahabang buhay. Iwasan na ma-stress lalo na sa financial. Maging practical at saka patient. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakatatlong cards ka na natahimik yung relasyon nyo at saka nananatiling mahal nyo yung isa't isa. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo dahil sa kakulangan sa financial. At ang advice ng cards ay suportahan nyo yung isa't isa. At huwag mag-focus sa material na bagay. Yung pagkakaroon ng teamwork sa relasyon, yan yung magpapakondisyon sa inyong dalawa para magkaroon ng idea kung paano magkaroon ng long-term na financial na magkakaroon naman talaga kayo. Para magkaroon ng progress ang love life ng mga single, huwag kang mahiya na sabihin kung ano yung feelings mo. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Hindi mo kailangan matakot sa rejection kasi yan yung mas magpapalapit sa'yo sa the one. Three of Swords, na ibig sabihin ay ang ilan sa inyo, meron ka pang naaalala sa past na painful experience
Ang ilan naman ay merong love triangle na hindi ito makakabuti sa iyo at saka sa person mo. Base na rin sa lahat ng cards mo, isa lang sa inyo yung may problema. Itong Ace of Swords naman, kailangan mo ng clarity at saka final decision kung ano ba talaga yung gusto mong tahakin sa buhay. At saka ikaw na rin yung magputol ng negatibo na nangyayari sa buhay mo. Kasi, di ba, sinabi na nga ng mga cards na sa'yo magsisimula. Nakailang cards ka na, pang-apat na to. Itong Knight of Wands naman, nakatatlong cards ka na, nasundin mo kung ano yung nasa puso mo. At saka, may darating na good news, very soon, na magbibigay sa'yo ng energy. At saka, maraming Virgo ang gustong magkaroon ng pagbabago sa buhay. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Two, four, three. Wants you to forgive each other. Five, five, five. Change is coming. Good omen for manifesting. Make room. Nine, nine, nine. A certain part of life is ending, and it's time to let go.